Hello guys, magandang gabi ulit sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa ating Typhoon 2000 Weather Analysis. Ngayong gabi po ng Lunes hanggang Miyerkules, Hulyo 25 hanggang 27, 2022. At ito po ang Tagalog version. At ibibigay natin na yun ang pinaka-latest weather facts at hindi po yung mga tinatawag natin mga fake news na pampalito sa ating mga kababayan. Ito po yung katotohanan at ito po yung ating graph sat na yung araw po ng Lunes hanggang bukas Martes. Yung low pressure areas silangan ng ating bansa, yung napakahinang LPA lamang po ito na namuo kahapon at noong Sabado pa ay nalusaw po. Nag-iisa na lang po siyang tinatawag nating surface trough na wala yung kanyang pagka-closed isobars. Okay? Pag sinabi nating isobar, ito po yung lines of equal pressure sa mga weather maps. Naging open po siya, kaya tinawag na nating surface trough. Nagbibigay po ito mga malalakas na ulan, mga thunderstorms sa Kabikulan, Visayas at Mindanao, kaya may mga pagbabaha sa mga low-lying areas katulad ng sa may katibugang Cebu. Samantala, sa ibang bahagi po ng ating bansa, maging katamtaman po ang lagay ng panahon pagdating ng hapon ng gabi, nandyan pa rin po ang mga pagkulog at pagkidlat. Siguro napapansin niyo kahit wala pong habagat o mga bagyo ay grabe po mga ulan. Ito po ay dahil po sa persistence ng La Niña, okay? Nandiyan pa rin La Niña, nasa pangatlong taon na po na yon at pwedeng tumagal pa po ito hanggang February of 2023. So inaasahan po natin na mas marami pong mga ulan na magaganap sa bansang Pilipinas sa katapusan po ng ating taon. So mag-ingat po sa mga possible ng pagbabaha sa low-lying areas. At sa labas ng ating bansa, meron po tayong binabantayan pong panibagong low pressure area. Shallow pa lang po siya o mahina dito po sa may Guam area. Ito po yung binabantayan natin dahil ayon po sa mga computer models, lalo na po ang European model, ay posibleng maging isa pong malaking monsoon depression. Hindi po siya bagyo at posibleng rin maging tropical depression po ito kasi ang pinapakita ng computer models ay medyo malaki yung kanyang sirkulasyon at yung kanyang hangin ay nasa periphery, nasa outer area ng LPA. So, possible na monsoon depression po siya at posibleng maghatak ng bahagya ng habagat sa ating bansa. So, yung kanyang trough magbibigay rin ng mga thunderstorms sa Western Micronesia, Central Micronesia, at meron din isang surface trough po dito sa may Cosrae, sa may Marshall Islands, at Eastern Micronesia. Si 92W na naispatan po natin last weekend, okay, ay nandito na po sa may dalampasigan po ng katimugang Japan at ito pong si 90W ay hindi na po ito magiging isang ganap na bagyo at yung kanyang trough, yung makapal na mga kaulapan ay nakaka-affecto po sa Iwoto at sa may northern portions po ng Western Pacific. At iyan po ating graph sat. Ito naman po yung fast animations at pagpatak po ng hapon at gabi, nakita po natin yung mga thunderstorms na dumadaan po sa bansang Pilipinas at ito naman po yung LPA na binabantay natin sa bisinidad po ng Guam. Ito po yung fast animation, so sa mga oras na ito, umpisang alas 2 ng hapon hanggang alas 7 na yung gabi, ay inaasahan pa rin po ang mga thunderstorms, dulot po ng surface trough dito. Okay, at yung mga localized thunderstorms na po sa ibang bahagi po ng Luzon at Visayas, gayon din po sa area po ng Mindanao. Punta naman natin ang windy.com rain forecast mula sa European model. So, inaasahan po natin, bukas po ng hapon, Martes, nandiyan pa rin po ang mga chances of thunderstorms sa malaking bahagi po ng Luzon, lalo po sa may Caraga region, northern Mindanao, at sa may Luzon. Pagdating naman po ng Miyerkules ng hapon, hanggang early evening, inaasahan pa rin po mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa simula between alas 12 hanggang alas 8 ng gabi. Magiging mas malakas po dito sa may hilagang Luzon. Webes ng hapon, ganun pa rin ang mangyayari po sa ating kapuluan. May mga thunderstorms po magaganap mula sa Luzon, Mindanao at ibang portions po ng Kabisayan at Mimaropa. Dulot po ng mga local convections at yung surface trough na nandito. At nakita po natin, nag-umpisa na rin ang mahinang habagat dito po sa may kanluran bahagi po ng Mimaropa at kanluran Kabisayan. Samantala, ito po yung ating rainfall accumulation forecast hanggang Webes, Hulyo 28. Ang bulk ng mga thunderstorms at ulan ay still nakafocus po dito sa may malaking bahagi po ng Luzon kasama po Metro Manila, ibang spotty areas po ng Visayas, at Mimaropa, kayo din po sa Mindanao at ilang portion din po ng Kabikulan, nasan po natin itong mga thunderstorms. Ito naman po yung ating pressure at wind forecast courtesy of European model. Huwag muna tayong magtutok sa American model. Medyo magulo ang forecast sa kanila. More on fantasy side. Ang daming mga
low pressure systems na hindi naman po katotohanan, especially mga 7 to 10 days. At dito lang po tayo sa European model, medyo mas reliable itong European model pagdating sa long range forecast. So for the next 3 days hanggang Webes, babantayin po natin itong panibagong LPA na namuo sa may Guam. Sa bukas ng hapon, nandito po siya sa may kanluran po siya ng Saipan. At inasaan pong unti-unti maging aktibong LPA po yan. Ang Pilipinas ay medyo kalmado hanggang paibaba po ang direksyon ng hangin, na may konting hangin mula sa timog kanluran sa may Palawan. Ibang portions po ng Bisaya, Silao Archipelago at Mindanao. Miyerkules po ng hapon, inaasahan po natin na aakit pong slowly itong si shallow LPA sa may west-northwest na po ito ng Guam at may panibagong low pressure area. Ito po ay napakalawak na LPA na mag-form po dito sa Dagat Pilipinas o sa Philippine Sea at posibleng maging isang monsoon depression. At ito po ang dahilan kung bakit magkakaroon po ng mahinang habagat sa may Maropa at kanluran Kabisayaan, kasama po ang Kabikulan. So inaasahan po natin ang light winds mula sa timog kanluran. Sa Webes ng hapon, yan po, dyan pa rin yung malaking LPA. At yung isa pa po nandito, so ito po ang magkikayat bahagya ng habagat dito po sa may Maropa. Abot na rin po sa kanluran bahagi po ng Central at Southern Luzon, Visayas, Romblon, Basbate, Bicol Region, at Northern Mindanao. So ito po ang mahinang habagat kasama po ang kalayaan ng Iron Group sa West Philippine Sea na makaka-affecto po sa panahon, okay, sa darating pong Webes dahil po sa possible na dalawang LPA po dito na mag-form. At inasa na rin po ang mga thunderstorms na pinakita na natin kanina sa ating forecast. So yan muna po ang ating forecast hanggang Webes, kasi pag more than that ay medyo iba na po ang pinapakita. So medyo malabo pa po ang probability po niyan. Malalaman po na pagdating sa Miyerkules may clear picture tayo tungkol dyan sa mga weather systems na yan. At tingnan natin ang latest mid-July forecast sa La Niña. At sa ngayon, nasa 65% pa rin sa buwan ng July, August, September ang probability po ng La Niña, at inaasahan pong aakyat ulit sa 70% pagdating po ng September, October hanggang Nobyembre. At magiging mataas pa rin ang La Niña sa October, November, December, at pagsimula ng November, December, January hanggang December, January, February ay unti-unti na pong hihina itong La Niña. At pagdating ng buwan ng January, February, March of 2023 ay possibility na neutral na po ang ating klima. So wala na po tayo sa La Niña at tataas na po ang probability up to more than 70% pagdating po ng Marso, Abril, Mayo of next year. So ito na po ang tinatawag nating huling bugso ng La Niña sa ating bansa hanggang sa early buwan, hanggang sa buwan ng January, February ang efekto po nitong La Niña. So inaasahan po natin ang mga mas maulan na panahon sa ating bansa, lalo na po sa last quarter ng 2022. Ito po yung forecast mula sa Institute of Research in the Climate and Society ng University of Columbia. So ito po yung forecast issued of July 2022. So for August, September, October, ang ating bansa, lalo na po sa may Palawan, Southern Visayas at Mindanao ay magkakaroon po ng above normal rainfall, about 50 to 60% ang probability. And then pagdating naman po ng September, October, November ay aakyat na naman po sa 50 to 60% ang ibang bahagi po ng ating bansa. And pagpasok po ng October, November, December of this year, papalo po ng 60 to 70% ang rainfall probability na above normal na ulan sa ating bansa. So ito na po yung epekto po ng La Niña. So mag-ingat po tayo mga nasa low-lying areas, sa mga landslide prone areas, sa mga possible po na mga pagbabaha at paghuho ng lupa kapag meron pong mga ulan dala po nitong La Niña, na kung saan kapag may La Niña may mga low pressures yan, may mga mahihinang bagyo na magbibigay pong napakaraming ulan. So please take all necessary precautions. And sa last forecast natin for November, December, January 2023,
nasa 60 to 70% above normal pa rin ang precipitation sa ating bansa o yung mga ulan. So, mag-ingat po tayong lahat. So, dyan muna natin tinatapos ang ating update na yung gabi ng Lunes. At babalik ulit tayo sa Miyerkules upang bigay sa inyo ang latest sa ating panahon. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, MrTyphoon.tv or youtube.com/MrTyphoon o sa ating Facebook channel, MrTyphoon.com or facebook.com/MrTyphoon para sa latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat, #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel.